Okay. Guys, I just want to say good afternoon to everyone watching right now from our Facebook page sa aming second live. Okay, second live namin to. And we're very excited kasi mga kasama ko, I'm very excited personally kasi mga kasama ko it's Coach Ron, of course, ang commissioner ng BPBL. Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Hopefully, you all are having a great, great weekend so far. Alam naman natin, all Saturdays of July, meron tayong Facebook Live dito sa BPBL. Kaya excited na excited ako, lalo na meron na tayong mga special guests na makakasama. Pero ngayon kasama, again, I would like to welcome Coach Ron Camara, ang BPBL Commissioner natin. Coach Ron, kumusta ka? Nako, mabuti. Salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mga ka-BPBL natin dyan. Mikey, magandang hapon sa inyo. Sa papakilala namin yung guest namin mamaya. Sa lahat ng coordinators na nanonood ngayon, magandang hapon po sa kay Ninang Emily Alcotra. Magandang hapon po. Tama, tama. Si Sir Jovito Sual Jr. ang aga ngayon. Emily Alcotra. Si Alcotra. Mga aga ngayon. Alcotra kasi kaya natin Facebook Live. And tama yung sinabi ko, Coach, di ba? Lahat ng Sabado ng July, magkikita-kita tayo dito sa Facebook. Yes, yes. Lahat po ng Sabado ng July, magkikita-kita po tayo. Yan. Yan. Kumusta yung ano mo so far, Coach? Yung linggo mo? Okay naman? Busy okay naman. Masaya. Ayos. Ayos tayo. Importante nagpo-progress at napapalapit tayo sa simula ng BPBL. But again, today we have a very special guest. Kitang-kita nyo naman na siya sa screen ninyo. Sa lahat ng basketball fans, lalo na yung mga kabataan. Hindi ko alam kung naabutan siya ng kabataan, pero tayo naabutan natin yung prime naman. Kuya. Oo, yung prime ni Kuya. Isang veterano to sa PBA, isang veterano sa Philippine basketball. Ang daming pinahirapan, ang daming sinaktan. ni Kuya Bitoy Omolon. Kuya, kumusta ka? Okay naman. Hindi ko marinig ah. Ayan, okay lang. Narinig. Yeah. Okay naman. Kumusta ka, Kuya? Good afternoon, Coach Ron. Mike, okay naman. Dito ako ngayon sa Coronadal, South Cotabato. Dito na tayo ngayon. 5 years until nag-retire. Simula nag-retire, Kuya, dyan ka na nag-stay. Dali lang, dali lang tayo sa medyo. Sabi ko sa inyo, may edad na yung mga guests dito eh. Dyan na siya nag-stay. Tsaka, Coach Ron, ano ang, I believe, part si Kuya Bitoy. Hindi lang guest si Kuya Bitoy dito sa Facebook Live namin. Na he will be part of the BPBL as isa sa mga ano yan, di ba, Coach Ron? Si Kuya Bitoy? Si Bitoy, Coach Bitoy, isa sa mga ano regional coordinator natin sa Region 12 diba, Coach Ron? Sa Sok Sargen. So, marami siyang mahawakan ng mga provincial. Like, Sarangani, Cotabato, South Cotabato, General Santos, Sultan Cutarat, Kidapawan, at saka Coronadal City. Hawak lahat ni Kuya Bitoy yan or ni Coach Bitoy. Ibig sabihin, sa lahat ng mga taga doon, si Coach Bitoy yung pupuntahan ninyo para makasali kayo sa BPBL na magsa-start nga as soon as we can. Alam niyo naman yung sitwasyon natin ngayon, pero we're very, very excited to have Coach Bitoy here. At makakakwentuhan natin si Coach Bitoy, Coach Ron. Ang dami natin gusto malaman kay Coach Bitoy. Lahat ng gulang na alam niya, gusto natin malaman. Lalo na sa mga bata ngayon. Ituturo niya sa atin. Yeah, tuturo sa atin ni Kuya Bitoy yan. Pero Kuya Bitoy, para sa lahat ng mga kabataan na nanonood ngayon, ako, kami ni Coach Ron, alam naman namin kung ano yung nagawa mo sa Philippine basketball. Pero maano lang, masimulan lang natin to. Saan ka na, paano ka na in love sa basketball, Kuya? Bali, taga Bukid noon ako, Mike. So, northern Mindanao doon. So, nag-aaral ako sa high school. Naglaro ako doon sa Xavier University, Ateneo de Cagayan. So, doon yung umpisa ng competitive basketball. So, may dalawa akong kuya.
So, sila yung mga nag-influence sa akin ng basketball. So, ang naalala ko, mga basketball player at saka Little League, yung sa baseball, mga naglalaro yun sila. So, every morning, nagpa-practice yun sila. Minsan, sumasabay ako, pero naabutan na dun sa plaza, natutulog ako dun sa Rizal. Parang di ko kinaya yung practice masyado maaga. Tapos yung kapatid kong isa, magaling maglaro. Nag-enroll siya sa Milo. Ewan ko, okay lang magsabi dito. Oh. Okay lang, Mike, magsabi naabutan dito. Naabutan lang. No, naabutan namin yun. Doon ko ang naging kutsi-kutsron eh. Nag-aral ng Milo yun. 1986 ata, maalala ko. Mga 6 years old na ako. So, galing Bukid noon, pupunta kami ng Cagayan de Oro kasi may Milo Best. Ewan ko kung may alala nyo yun, may Milo Best na noon, 1986. Dahil magaling yung kuya mo. Atang si Coach Nick sa akin, Ma'am Mrs. Jorge. Hi, Ma'am Mrs. Jorge. Dahil magaling siya maglaro, ano, sumasama ako sa kanya dun sa Milo Best sa Cagayan de Oro. Biyahe kami mga 2 hours pa noon. Hindi pa semento daan. Pagdating doon, nanonood ako ng drills. Pero ang pinaka-importante, ang pinaka-gusto pagdating doon, libre yung ano, Mike, yung... Yo, tama, Milo. Libre Milo. Yung Milo na malamig. Milo. Tama. Kaya ako lagi umiinom noon for 5 days. Lagi ko iniinom yun kasi syempre, wala man daan natin yun. So ngayon, ang na-conclude ko, yung Milo talaga iniinom. At saka kailangan matulog. Kaya, ayun, tumangkad ako. Ako umabot yung 6'4", sila 5'7 lang. Kaya siguro, pro ako. So yun lang. Sinulit mo yung Milo eh. No? Sinulit mo yung Milo. Pero yun nga, kita natin doon, Coach Ron. So, dahil tumangkad ako, Mike, napunta ako ng Cagayan and then nag-try out ako dun sa Southwestern then napunta ng PCU. Yun na yun. Pero kita natin, Coach Ron, no, na bata pa lang si Kuya Bitoy, eh talagang mahal na niya yung basketball. Oo. Di ba, Coach Ron, na ano, sa story ni Kuya Bitoy, yun ang kagandahan nga dito. Konektado yan sa BPBL. Di ba? Gano'ng kahirap, Kuya Bitoy, gano'ng kahirap nung kabataan mo yung makahanap ng liga na talagang malalagay ka sa posisyon na makakalaban mo yung iba't ibang klaseng player sa Pilipinas. Medyo mahirap dati yun kasi hindi naman gano'ng kadami yung liga nun. Diba? Hindi, madami bang gano'ng opportunity dati, Kuya Bitoy? O hirap din humahanap ng liga? Sa dati, wala man tayo. Nung bata ka? Oo. Nung naglaro ako ng high school, hindi ko nasubukan mag-regional, hindi ko rin nasubukan magpalaro. Ang nalaruan ko lang nung time na yon na pupunta dito sa Manila is yung JAM. First time namin nakapunta JAM. Sa Manila. JAM. Jesuit Athletic. Yes. Ayun. JAM. Tapos may ano pa yun sa Ateneo Evil Gym. Yung, yan. Ano ba yung parang... ko na. Yung mga artista sila doon, yung parang, ano ba yan? That's entertaining. Okay. Alam ni Coach Ron yan. Alam ni Coach Ron yan. Kasi pag ano, Jam 96. Jam yun. Pag ang tawag kasi doon, Jesuit Athletic, ano, sports yun eh. Kumbaga, lahat ng Jesuit school, maglalaban-laban, lahat ng Ateneo or pati Xavier, magkikita sa isang province as maglalaro, parang tournament yun eh. So, yun yung sinasabi ni Bitoy na napaglaruan niya. Na parang regional or national fight. Tama. So, kumbaga, sobrang ano, malaki yung, yun lang yung experience ko. Hindi ako nakalaro ng regional, hindi ako nakalaro ng palaro. Yung JAM na yon, yung batch nila ano, sa Ateneo High School, sila BJ, sila Enrico, sila Wesley. Yun, parang, alam na parang grabe yung BJ manalo. Tinapos, dumang, dalawang kamay, backdang. Point guard nila yon kami. Big man, di maka, alam mo yun. Pero ngayon, ang ganda kasi may national level na ganoon. So, barangay base pa. So, parang minsan nga sa amin, magsali ka na lang dun sa ano, sa mga seniors, sa mga interbarangay na mga matatanda. Dalawa lang yung makuha mo dun. Either matutunan o magulangan, manggulang, or either ma-injury ka or pasapasa ka. So, maganda talaga to. Kasi same age ng ano. Tama yun. Pero tama ka dun, Pia Bitoy. Pero ano talaga, kumbaga ito sa struggle before pangalap ng liga. Lalo na yung mga smaller cities, yung mga hindi masyadong established pa yung basketball program. Di ba?
Nakikipag ngayon, nakakabuo ng BPBL para talaga matulungan yung mga kabataan. Pero unang-una mag-hello muna tayo sa mga nanonood ngayon. Good afternoon ulit sa inyong lahat. Si Ryan Dolores nanonood ngayon, Joseph Makarandan at saka si Arman Ventura. Oo nga pala, guys, meron tayong pa-t-shirt ulit. Si Madam Bebang, may pa-t-shirt tayo. Kaya makinig kayo sa lahat ng mga sinasabi ni Kuya Bitoy. Kasi mamaya may mga questions tayo para magkakaroon kayo ng exclusive BPBL shirt. Ah, diba? Papadala natin si Kuya Bitoy ng ganito. Alam na, padala na ni Coach Ron yung akin. Exclusive to. Hindi nyo mahanap to sa mga, sa mga retail. De, pero yun nga, Kuya Bitoy, ba tanong lang kita, ano nagpa-decide sa'yo na mag-join sa BPBL as regional coordinator? Kasi regional coordinator ka dito sa BPBL. Ano nagpa-decide sa'yo? Ano yung nakita mong potential sa BPBL? Kaya feeling mo dapat maging part ka. Makatulong. Kinausap ako ni Coach Ron. And maganda yung advocacy nung paliga. Una is yung mabigyan ng opportunity ang lahat. So maganda yun. Kasi hindi na kailangan talagang magbiyahe pa. May mga liga na makarating na di ba? Kasi yun yung mahirap, yung biyahe, yung saan matulog, yung mga ganun ba na bagay. Tapos yung paano makita ng mga coaches. So dito rin sa basketball, which is I personally na experience ko talaga, nagbigay ng opportunity sa akin una sa makapag-aral, di ba? Tapos makagraduate, yes. Makatrabaho, makadala ng pagkain sa mesa, di ba? Sa pamilya. Alam naman natin na di naman mahirap mag-aral sa lalo na sa school sa Manila. So and iba pa, and aside pa doon yung magkaroon din ng mga kaibigan. So yung experience din na may mga makilala doon sa ibang lugar. And siguro ang pinaka-importante is yung experience, yung memories ng bata. Yes. Kaya talaga mag-i-stick talaga, kasi personally yung experience ko sa high school, yung team namin sa Xavier, hanggang ngayon may group chat kami, hanggang ngayon masaya kami na kukwentuhan, hindi na lang yung panalo, hindi yung hindi yung memories, yung nangyari mismo. Hindi mo na maibabalik . I mean, yung panalo, hindi mo na. Ngayon, Mikey, na naka-apat ako na champion sa PBA, pag nakakausap ko yung mga teammate ko, habang tumatagal, 5 years na kasi ako wala doon . Habang tumatagal, sa akin naman na part, hindi ko na naiisip yung mga trophies . You know, iisip mo yung mga tao, yung mga teammates mo, yung samahan nyo, yung mga memories na na-build nyo. Matatanda na kami how much more yung mga bata. So, maganda rin siya. And siguro, isa din is yung family gathering in every schedule. Diba? Yung mga magulang nanonood sa anak nila. Yung mga lolo, lola nanonood sa anak nila naglalaro. And then, maganda rin na may coach. Yung isang bata, mapupunta siya doon sa isang coach kasi may father figure na magpabawal sa kanya. Yung mga maliliit na sa court. Bawal ganito. Yung mga maliliit na pagdisiplina para pag labas nila sa court, malalaki na yon. Bawal na doon sa stoplight, sa motor, sa traffic, sa mga tanod natin, sa kapulisan natin, sa authorities natin. So marami talaga as a whole. Kaya hindi ako nagdalawang isip na sumama dito kay Coach Ron na magtulong dito rin sa mga bata sa lugar namin. Hindi naman kailangan talagang malaki, hindi kailangan malayo, kundi dito lang, maliit at saka malapit. Basta masaya at taus-pusong gagawin. Oo, tama. Relationships. Coach Ron, ikaw, ano masasabi mo? Matagal, Coach Ron, ka na nagko-coach ng mga bata. Talking about yung relationships na sinasabi ni Kuya Bitoy na talagang yun ang dadalhin mo hanggang ngayon. Minsan tama rin yung mga championship, makakalimutan mo, pero yung kasamahan mo ako nga, tumanda na ako, okay pa tayo, Coach Ron, magkakilala pa tayo. Hindi, tama yung sinabi niya, ni Coach Bitoy. Dataan ka na magcha-champion ka, hindi ka magcha-champion, pero yung memories at saka yung pinagdaanan mo noon, yung brotherhood nyo na teammate mo, kalaban mo, yung respeto at saka yung pagiging disiplina ng bata, maalala mo lahat yun . So, ako bilang coach, sa tagal ko na rin nagko-coach sa Ateneo, inabot ko pa si Mikey. Yung mga binabanggit kanina ni Coach Bitoy, yun yung mga nag-start ako na coaching sa Ateneo. Sila BJ Manalo, si Wesley Gonzalez, pero meron akong naging player dati, si Larry Funacher,
yung anak niya, player ko rin. So, ang pag-uusapan namin, alam niyo, nagpang-abot-abot na. Di ba? Naging player ko si, kasi na, si Coach Jun Bautista, siya head coach yun, kinuha niya ako assistant, kay Larry Fonacer. Ngayon, yung anak ni Larry Fonacer, player ko. So, natuturuan ko. So, alam mo yung memories ng Coach Ron. Sino pa mga 60 na po kayo, Coach Ron? Mga 60 na po kayo? Wala pa. Grabe naman yung 60. Grabe. Wala pa. Bata kasi ako nag-start na, no? Mag-coach sa Ateneo. Ah, wow. Second year college, nagko-coach na ako sa Ateneo. Habang nag-aaral ako ng nursing. Nung coach kita, coach estudyante ka pa noon eh. 2000, ano, 1995 yun, coach. Hindi, joke lang, 2000. 2000. Estudyante pa ako. College pa lang ako. Nasa nursing ako ng time na yun. So, nagpang-abot-abot na. Kaya, sa mga naging player ko dati, pag nakikita kami, alam yung kansawan, alam na. Pag kunyari, may mga Tabao boys, may mga Bacolod boys, alam na yun eh. Di ba? Parang kinukwento namin kung ano yung nangyari doon, kung ano yung memories na magandang nangyari doon sa lugar na yun. So tama yun. Tama yung nakita yung ano. Tsaka no, Mikey, nung time na kinausap ko si Coach Bitoy regarding sa BPBL, eh kasi na nalaman ko na nagpapa-tournament siya, nag-help na siya. Ang sabi ko sa kanya, Coach Bitoy, ang maganda nito, pati yung mga out of school youth, bigyan natin ng chance. Kasi maraming kabataan na hindi nakakapag-aral dahil sa ano, di ba, hindi kaya. Pero sa pamamagitan ng basketball, mabibigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral. Tama. Pag nabigyan ng maganda, na, may mga coaches na nag-scout, madalas sa Manila, tulong na natin yun eh. Yun yung mga bagay na kailangan na, di ba? Oo. Kumbaga, ginagawa natin accessible talaga yung Maynila, lalo na dun sa mga players from the provinces. And ako, I've talked to, madami ako nakausap player eh, during the pandemic, lalo na yung mga ini-interview ko, talagang iba yung feeling na pag taga-probinsya ka, yung kuy, makakapunta ako Manila, makakalaro ako sa Manila. And sure, Kuya Bitoy, nakaka-relate dun. Pero yun nga, pag-usapan natin mamaya yung ano, yung chance or opportunity ng mga bata, lalo na yung mga out of school youth na pinag-uusapan natin, Coach Ron. Pero mag-hello muna tayo ulit sa mga nanonood ngayon. Good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kasama ko ngayon si Coach Ron Camara, si Kuya/Coach Bitoy Umulon. Nanonood ngayon si Edward Ricky De Salva, East Thomas, Rose Frias, si Jobet Terrenal. Okay, nanonood din ngayon si Christina Bokiren. Jester nanonood, Ferdinand nanonood din. Magandang Coach gabi Coach sa inyo lahat sa supporta. Saka si Mama, no? Si salamat Mayat, talaga sa support. Mayat Camara, hipag ko. Oo, nanonood din. Oo, tama. Tsaka si Travis Cortez nanonood din ngayon. Watching naman from Mandaluyong. Yan yung mga ano, yung mga hopefully teams na makikita natin pag nasimula na natin yung BPBL. Pero, Kuya Bitoy, mababalik lang sa'yo bago natin pag-usapan yung opportunity nga ng mga bata. Kumusta naman yung COVID situation dyan ngayon sa South Cotabato? Tsaka, para lang malaman natin, matansya natin kailan tayo babalik sa BPBL or magsisimula yung BPBL. Sa ngayon, medyo tumataas yung number sa ngayon. So, bumabalik? Oh, bumabalik sa umaakyat. So nag-search. Ah. Pero sa ngayon, mga matatapos na yung 2 weeks na medyo nag-stricto. So di wait and see naman kung ano na naman ang next na ano. So ngayon, bawal muna basketball dito. Ah, and minimum protocol talaga. So pero maganda man yung mga ano, yung sa social media na nakakaano. Nanonood na lang kami ng show ni ano, yung kay Mikey. Hindi, pero yun nga. Actually masaya nga ako nung sinabi sa akin ni Coach Ron na magiging guest kami. Sabi ko, sige, makakausap ko si Kuya Bitoy, pwede ko nang invite din sa kapila. Pero nagpapasalamat ako sa iyo. Yung kapila, Mikey, yung interview niyo ni Wesley, napuyat ako, tawa ko na tawa. Malalaman lahat ng ano mo doon, mga tinira mo doon sa ano, sa court eh, malalaman doon eh. Pero yun nga, Kuya, I'm sure diyan maayos ang lahat. Alam naman natin lahat yung COVID situation. Pero habang wala ng basketball eh, tuwing Sabado nga,
dito kayo muna sa Facebook Live namin sa BPBL. Maya-maya, meron tayong question for a chance to win an exclusive shirt coming from BPBL. Mamaya-maya yan. Hello muna ulit tayo kay Adrian and Ferdinand again. Watching from Mindoro naman. Watching from Ati si Adrian. Salamat ulit sa support. Pero Kuya Bitoy, balikan lang natin yung biniring up ni Coach Ron. Coach Ferdinand, magandang hapon sa iyo. Magandang gabi sa iyo. Pero Kuya Bitoy, balikan natin yung sinabi ni Coach Ron. Nung nasa probinsya ka nun, gano'ng kadaming players yung may potential, hindi lang na-discover? Yung may, maraming ganun eh. Marami talaga. I mean, siguro sa skill, marami talaga. I mean, kasama ko lang. Siguro sa akin, ha, skill level ko, mga nasa ano, rate mo 1 to 10, siguro mga nasa ano lang ako, mga 4 or 5. Siguro, hirap ako sa 5. May mga sobrang talaga. Huwag na kami, kuya naman. Huwag na kami, 4 or 5. 4 times 3. Bumabawi naman sa athleticism at saka ano. Athleticism. Sa akin, mga, lagay mo nalang 7, 8. Maganda, ano talaga yung skill, yung potential, pero iba talaga yung training sa Manila na. So, that is, ano na, iba na yung training dyan, iba na yung seryoso sa training, yung oras, at saka yung competition. So, marami, maraming yung wala, hindi talaga na bigyan ng opportunity. Yung talaga yun, marami. Yun ang gusto ibigay ng BPBL, di ba, Ron, mga players, galing, alam na sa probinsya, no, coach? Oo. Yun talaga. Kaya, oh, so, ano yan? BPBL, yun ang purpose ng BPBL, yung, hindi lang actually sa probinsya, pati dito sa NCR, na yung mga batang hindi nabibigyan ng opportunity, eh, ito yung liga para sa inyo, para mabigyan kayo ng opportunity. Kasi, dito, Mikey, tsaka Bitoy, di ba? Lahat tayo, lahat ng player, kailangan palaruin natin. So, mabibigyan talaga silang chance. Kasi, sasali ka na ng liga, pero hindi ka naman gagamitin. So, dito talaga, obligado ka na maipakita mo yung talent mo or skills mo sa mga kabataan. So, maganda nga na to. Oh, kumbaga last week na explain nga namin na 5-5-5 ang diskarte dito sa BPBL. So exciting times ahead para sa mga kabataan natin. Pero Kuya Bito, ikaw, babalik ko lang sa iyo para lang ma-motivate yung mga players na lalo na galing dun sa mga medyo hindi na i-expose pa talaga sa basketball or organized basketball. Ano magiging payo mo dun sa mga sanay sa kumbaga sanay sa ano lang, larong tali lang muna. Kumbaga limahan, tatluhan, tapos mapapasabak sa liga katulad ng BPBL. Yung mapapayo ko lang una is tuloy lang yung ano, una is patuloy lang nila yung ano, yung pagba-basketball nila. Siguro hindi maghihinto kasi kung i-stop man nila yung limahan, pwede naman na individual lang. So bahay nila, gawin nila yung mga homework nila, manood sila ng mga videos na paano gumaling dito, paano magpalakas ng katawan kasi part man din yung katawan eh. Paano magpalakas? So, ano lang talaga, kung ano yung, ano, walang shortcut, wala rin sikreto, kung ano yung itatanim mo, yun talaga aanihin mo. So, ano talaga siya eh? Magbabayad talaga siya eh. Kung baga, tatrabahuin mo talaga ang mga bagay-bagay, lahat mo talaga ng oras. And siguro, hindi natin nakalimutan din na magdasal lagi sa Panginoon. Kasi hanggang dito lang naman tayo, may mga opportunity at saka ibang mga bagay na maano man niya, hawak niya lahat eh. So, may ibibigay niya sa atin. So, sa ngayon, dun lang muna tayo. So, try natin na pag nag-umpisa na uli, then ready na tayo. Hindi na tayo sa kapalan tayo magbabalik din. Sayang mga opportunity sa ngayon. Oo, oh, tsaka hindi. Wala silang pasok, Mike. Nasa bahay lang. Daming oras. Tsaka kuya, hindi excuse ang pandemic ah. 'Di ba coach? Hindi excuse ang pandemic. Pwede ka pa rin gumaling kahit pandemic. Ito yung chance mo para ano, kumbaga may weak ka, may weak hand ka na hindi hirap tumibol sa kaliwa. So ito yung chance mo para practicein mo 'yon. So improve mo yung ano para pagbalik ng game na okay na yung pandemic, balik na ulit sa court. Ready ka.
Diba? Tama. Tama, tama. Kumbaga, ito yung chance mo na umangat yung level ng skills mo lalo. Lalo na ngayon na pandemic. Pero, Coach Bitoy, may nagsabi dito. Unang-una, mag-hello muna tayo kay Jobet Terrenal watching from Barangay Tembo. Coach Bitoy, meron dito. Shout out, Coach Bitoy. Ang laki ng influence niya dito sa South Cotabato. Yes. Not only in basketball, but also sa moral values, especially sa spiritual. Saludo daw siya sa iyo, si Edward Ricky Da Silva. Kuya Bitoy, iba yung ano, iba yung kamandag mo sa South Cotabato. Ay, kay Coach Ricky, oh, kasama namin dito yan, si Coach Ricky. Ay, pero ngayon, since meron tayong ano, may 22,000 viewers tayo nanonood ngayon, eh, meron tayong first question para manalo ng ano, a chance to win a BPBL shirt. Sinagot na kanina ni Coach Bitoy ito, mga kaibigan. Ha? So, ang tanong ko sa inyo, ang unang makakasagot ng tama, makakakuha ng t-shirt galing kay Coach Ron. Ilan ang championship ni Coach Bitoy sa PBA? Okay, ilan ang championship ni Coach Bitoy? Yan ang ano natin. Yan ang first question natin para maano natin. Makapamigay tayo ng BPBL shirt. All right. Sandali lang Kuya Bitoy ah. Kuya Bitoy nag-aano lang, nag-e-echo. Ayun, ito meron na tayong panalo. Si Iron JC De Leon. Nagkamali lang pero una siya na sumagot eh. Lima daw ang sinagot niya. Hindi, kinula. Sumobra ng isa. Tama si Joseph Makarandan. Apat ang championship. Tama. Apat ang championship ni Coach Bitoy, ni Kuya Bitoy sa PBA. And we'll get your details. Mag-message ka lang Joseph Makarandan sa BPBL Facebook page para masagot ni Madam Bebang. Makuha namin yung details kung mapadala agad. Coach Bitoy, pagkwentuhan nga natin yung mga championship mo sa PBA. Saan ba yung apat na yun? Hindi ko na rin alam, Mike. Nasa upuan ako. Joke lang. Yung una, yung Santa Lucia, yung run namin, yung nag-start kami ng, ano yun? Nag-start kami noon, ano, 2-5-3-5. Tapos, biglang nag 8-game winning streak kami hanggang number 2. So, nag-number 2 din yung Pure Foods. Kalaban namin, semis. Hindi ko makalimutan kasi syempre, naglalaro pa ako mahabang. Kalaban namin na Alaska. Yung Alaska nila, Willie Miller. 2007. LA. LA. LA Tenorio. Wala pa si LA nun? Mike Cortez. Mike Cortez. Mike Cortez. Andun pa si Coach Jeff. Yeah. Si Willie yung mahirap mantayan noon. Sobrang ano. Tapos, sobrang gulang. Foods, nakalaban namin game 7. So game 7 yung semis, game 7 din yung finals. And then the next na champion, yung, bali tatlong all-Filipino, lahat game 7. Isa lang yung may import, yung kay Arizona Reed, yung na-sweep yung Alaska nung ano, sino ba yun? Yung si Randy Travis. Sino yun? Binky Travis? Ay, hindi. Romeo. Romeo. Si Romeo Travis. Ay, may Travis. Sorry. Binky Favis yun eh. Coach yun. Coach yun. Binky Favis. Coach yun namin na alam. Para dyan yun. So, tatlong all-Filipino. Yung pangalawa yung tira ni Arwin na supposed to be natalo na kami na tira ni Arwin. Napasok. At saka yung hero to zero. So, lahat nung panalo ko, wala, parang sabi ko, bigay talaga ng Diyos to. Walang akin to, parang na, ano talaga ba? Na favor lang talaga pinahiya. So, yun yung history talaga. Tama. Oh, yun ang kagandahan sa karir mo, kuya. Talaga naka-experience ka ng highs and lows. Tsaka yung mga teammates mo dati, ano yun ha? Prime Kelly Williams, di ba? Ryan Reyes. Yun yung mga Santa Lucia nun, di ba? Sa Coach Boyet. Si Coach Boyet yun, di ba? Coach kuya. Boyet, oo. Oh. Oo, tapos Denok, Arwin. Si Joseph. Oo. Dennis Marlon. Oo, tapos Philip Butel. Sa San Miguel naman. Philip Butel. Melvin Mamaklay. Melvin Mamaklay. Nag-aalisan yung mga viewer natin. Old school. Old school na old school. Hindi, pero Coach Ron, para lang dun sa mga hindi nakakaalam, ikaw as a coach, nung napanood mo si Kuya Bitoy nung naglalaro nun, ano ang ano mo, scouting report? Ako may ano eh. May gusto kong sabihin kay Coach Bitoy na ano, na gusto ko i-share niya sa mga kabataan. Kasi ang matindi kay Coach Bitoy, yung depensa eh. Tama. So yun ang importante.
kahit na hindi ka makashoot or hindi ka ano, pero yung tulong mo na bantayan yung pinakamagagaling na player na kalaban, eh yun yung part ni Bitoy. Yun yung mga hina-coach Bitoy na hinahanap natin. Na dapat, mga kabataan, yun ang unang-unang ako ha, advice ko na depensa. Kasi, di ba, sinasabi nga nila, sa opensa may malas na araw. Pero sa depensa, katulad nung ginagawa ni Coach Bitoy, nung naglalaro pa siya nung kabataan hanggang sa PBA, yun ang forte niya eh. Doon kayo magagamit, doon kayo ma-expose, doon kayo makukuha ng mga teams. Tama ba, Coach Bitoy? Yun ang paborito ko dyan sa kanya. Pag binantayan ka niya, no? Coach Bitoy. May magaling na magdepensa yung asawa ko. Magaling magdepensa. Pare-pareho tayo dyan. Hindi, pero tama yun. Ha? Ilan lang naman ang pwedeng star player saka scorer talaga. Yeah. Sa isang team, 'di ba? So importante 'yung ano, hindi man si Coach Bitoy 'yung kumbaga household name ng mga championship na 'yon, pero kada pinapasok naman talagang may tama 'yung kalaban. Este, hindi makakashoot 'yung kalaban. Yeah. 'Yun ang kagandahan din kay Coach. Pero Coach, ano, Coach Bitoy, pagkwentuhan din natin 'yung experience mo playing for 'yung mga coaches. Si coach. Sino ba mga coaches? Sino ba matitinding coach na kasama mo sa PBA? Coach Boyet, Coach Leo? Bali, ano, batiin ko din yung coach ko sa Ateneo de Xavier, si Coach Manny Diaz, and Icro, coach, assistant coach namin yun. Saka captain ball namin, Andrew Neri. Tapos sa PCO, si Coach Joshua Villapando. Coach Joshua. Tapos pag PBL ko, isang matinding coach talaga. Coach Franz Pumarin. Nag 2 years ako sa kanya, Osaka. Naglaro ka pala kay Coach Franz. Ay, yung alam mo yung full court press na... Oo, traffic defense nun. Grabe yung isa. 2000, yung mga champion team nila, 2000 and 2001. Si sila Makmak sumasabay pa sa amin eh. Pero hindi pa sila pwede mag-PBL eh. Si Mike Cortez, sila Mon Jose, silang Alvin Castro. Grabe yung ensayo. Hindi ko alam ba, pupunta pa lang kami ni James sa 10th floor ng Lasal. Parang ayaw namin umakyat kasi alam talaga, patayan talaga yung ensayo doon. Saka full court pa yung scrimmage. Pero grabe man din yung learning namin. And then, nag-coach Leo ako nung Wellcoach. Coach Leo. Tapos, Coach Monel Calios. Dumaan din ako nung ano, Nutrilicious. Pero ang kasayahan naman, lahat ng mga naging coach ko sa Kali ay sa PBL. Nag-coach ko naman sa PBA. Kinuha nila uli ako. Si Coach Franz sa R21. Si Coach Leo nung nag-San Miguel. Si Coach Leo sa Welco. Tapos nung nag-San Miguel. Tapos si Coach Ryan Gregorio sa ano, sa Meralco. Meralco. Si Coach Boyet. Yan, si Coach Boyet sa Santa Lucia. Matindi kay Coach Boyet. Nakasama ko pa siya isang conference. Tapos nag-coach naman. Mahirap pala pag nakasama mo yung player tapos naging coach mo. Dati kasama ko na eh. Iba yun. Tapos pag pinagalitan ka eh, no? Parang dali, teammate lang kita dati. Pero masaya kasi natin yung mga defensive coach halos. Ulit, saka lahat ng binanggit mong coach, kumbaga mga talagang ano, a bunch of great basketball minds dito sa Pilipinas. Mga kahanay ni Coach Ron lahat yan. Pero matanong lang kita, Kuya Bitoy, kasi yung importante rin, lalo na sa mga kabataan, yung pagiging coachable. Mamaya tatanong natin si Coach Ron kung gaano ka-importante yan para lang sa mga kabataan na nanonood ngayon. Pero, Kuya Bitoy, ikaw, sa age na pinag-uusapan natin sa BPBL, mga 14, 15, 16, hanggang 18 tayo eh, di ba? Di ba, Coach Ron, hanggang 18? 12 to 18. 12 to 18. So, yung ganong edad, medyo ano yan eh, growing up years eh, gaano ka-importante yung pagiging coachable tsaka yung talagang ano, open kang makinig talaga sa coaches na madadaanan mo dun sa proseso. Maganda. Nabanggit mo, Mike, na personally, ganun yung ano ko, yung attitude ko, sobrang coachable ako. Pag sinabi ng coach ganito, ganito lang talaga. Sobrang malaking bagay yung coachable ka kasi una, yung sabi nga nila, di ba, you learn from your experience but you learn more on the experiences of others.
So, yung pagiging coachable na sinasabi mo, na sinasabi nila, mas nag-learn ka nun. At saka, yung natutunan ko talaga, every time na pinapagalitan ako ng coach, minsan yung iba sinisigawan, at saka yung mga stricto. Yung mga stricto na coach sa mga ganong bata, yung talagang tinututukan, hindi stricto na yung iba naman yung nag-sustay ng bad words. Pero yun pala yung ano na mas nagmamahal sila dun sa player. Kasi gusto nila yung best na player, gusto nilang mapaayos yung player. Kasi mas mahirap pala pag hindi ka na pinapansin. Napansin. Tinuturuan. Kasi mahirap mag-correct ha, mahirap magalit sa player ha. Parang nag-exert ka ng double effort kasi makinig. Yes, totoo yan, totoo yan. So, ibig sabihin, nagki-care sila. Nagki-care sila na ikaw, mapaayos. Pero pag maganda naman ginawa mo, number one din naman sila na mag-cheer sa'yo at saka mag-ano sa'yo. Magiging compliment. Bago ko itanong si Coach Ron, kasi si Coach Ron matagal na nga nag-coach ng mga kambataan. So, alam na ni Coach Ron lahat yan. Larry po na share nga, kinotes niya eh. Nag-iisip na si Kuya Larry kung magre-retire na siya. Ganun na yung ano. Yung tagal ni Coach Ron sa pagko-coach ng mga kabataan. Pero maganda yung sinabi ni Kuya Bitoy na you learn from experience pero you learn more from others' experiences. So, sabihin na, yung mga coach ninyo, madami ng pinagdaanan. Imbis na magawa ninyo yung mali na nagawa na nila, makinig na tayo para sakaling mapabilis yung proseso ng improvement ninyo. So maganda yung shinare doon ni Kuya Bitoy, lalo na yung madaming magkikaling na coaches na pinaglaruan si Kuya Bitoy. Diba? Ikaw, Coach Ron, anong masasabi mo as a coach of this age, itong age na itong pinag-uusapan natin hanggang college, gano'ng ka-importante yung pagiging open sa mga constructive criticism coming from coaches? Dagdag ako yung sinabi ni Coach Bitoy na siyempre, dyan yung coach eh. Ang coach kasi, sa practice pa lang, nakikita na nila kung ano yung capacity mo, kung ano yung kaya mong gawin. So, pag dumating ka ng game at nag-relax-relax ka or may hindi ka ginawa, doon ka lang papagalitan ng coach. Ngayon, yung coach, kayo mga kabataan, pag napagalitan kayo ng coach or pinagsabihan kayo ng mga coach, huwag niyong samain ng loob kasi the more na lalo kang kinukorek na coach, ibig sabihin, mahal ka niya. Kesa, hindi ka na kinukorek ng coach at alam mo lang mali na yung ginagawa mo, pinapababayaan ka ng coach. Kaya ka pinapagalitan kasi gusto ng coach, mapamuti ka, mapaayos yung paglalaro mo. Yung mga lagi mong ginagawang mali, makorek ng coach. Tama yung sinabi ni Coach Bitoy. Ganun yun. Ganun talaga yun. Kaya, mga kabataan. Ano yan? Sige, Coach. Kaya sinasabi ko lang na mga kabataan, kasi yung edad ngayon, yung era ngayon, parang pag nasigawan ka ng coach, magdadabog. Alam mo yun, hindi pwede yun. Huwag yung gawin yun. Diba? Pag hindi ka na ipasok, aalis ako na. Mikey, Coach Ron ah. Oo, oh, kasi hindi. Si Mikey mas mura sa akin. Hindi ako nagkagalit kasi sa mga player ko. Hindi, pero tama. Pero tama. Tama si Coach Ron doon. Tama rin si Kuya Bitoy doon. Ako as a player, guys, sila, na-experience nila maging player, maging coach. Ako, hindi man ako naging coach eh. Pero ngayon, medyo mas ako yung pinaka-latest na player dito, obviously, di ba? Nag-retire ako last year lang eh. Pero sa mga kabataan ngayon, makinig kayo sa mga coaches. Kung pwede kong ayusin lahat ng, kumbaga, mahirap eh. Minsan, pag pinagsabihan ka, pinagalitan ka, medyo minsan, personalin mo, medyo minsan, maano ka na, ba't parang pinagtitripan ako ni coach, di ba? Mahirap isipin na, hindi, para sa ano yan, sa kabutihan mo yan. Para sa kapakanan mo naman yan. Mahirap lang minsan tanggapin, pero at the end of the day, gusto nilang, wala namang coach na gusto matalo eh. So, hindi ka nila tuturuan ng para matalo kayo. Gusto nila manalo din eh. Diba? So, sa lahat ng kabataan na nanonood ngayon, makinig kayo sa coaches ninyo. Siyempre, yung mga coaches natin sa BPBL, mga ano din yan, mga talagang maraming alam sa basketball, maraming may impart sa inyo. Diba? Kaya masayang-masaya ako na nakakasama ko dito. Dalawa sa mga magiging ano natin,
kumbaga, mga magiging BPBL, si Kuya Pitoy, tsaka of course, commissioner natin, si Coach Ron. Pero mag-hello lang muna tayo kay Marvin, watching all the way from Sorsogon. Sean Misa, nanonood din. Job coordinator rin natin, natin yung mga yan. Kami sa inyo. Pero may question ulit tayo. O, coordinator, mga coordinator natin, nanonood din, sumusuporta. Pero question lang ulit para for another chance to get a shirt from the BPBL. Papadala yan ni Coach Ron personally sa inyo. Hindi. Pero question lang. Saan? Anong city? Or anong lugar ang guest natin? Eh, siya ang magiging BPBL Regional Coordinator. Anong lugar kung saan si Coach Bitoy Omolon ang mag-handle as Regional Coordinator? Diba? Mga, ang unang mga kasagot ng tama, eh, mapapadala natin ang t-shirt galing sa BPBL. Pero Coach Bitoy, medyo pa, meron pa tayong few minutes dito. Pagkwentuhan muna natin yung ano mo ngayon. Yung experience mo, pinagkwentuhan natin yung experience mo as a player. Ngayon as a coach. Kasi ngayon ko nga lang nalaman na coach ka na pala sa South Cotabato. I'm sure madami ka natuturo sa mga players mo. Mm-hmm. Bali, Mike, pagdating ko dito, after ko mag-retire, nagpaliga kami. Totoo yung sinabi ni Coach Ron. Una, dito lang sa Coronadal City, mga ano yung nagsali, mga 8 teams. Meron kami 18 under, meron 15, meron 12. The next year, dumami na. Parang 16 na. Basta the third year, almost 31 teams na from Region 12 na buo. So, nung first year, second year, yung third year, gusto ko talaga masubukan mag-coach. Kasi ang feeling ko talaga, gusto ko manalo, gusto ko mag-champion, mag-represent sa NBTC. Alam mo yung mga ganon? Kasi sabi ko, sama naman ang ano dito. Sama nung daming mali na tinuturo, mga ganun ba? Tapos, nung ako na nag-coach, ang hirap pala. Na-appreciate ko yung mga coach. Ngayon ko lang na-appreciate yung mga local coaches. Ang hirap pala mag-coach. Yung gym basa, yung gym sarado, yung nag-renton, may naglaro, kawain mo pa. Tapos utangan ka pa ng pangkain, pamasahe. Parang hindi ako coach nito ah. Parang akong barangay kapitan, tatay nito ah. So wala ka talaga makukuha. Sinubukan ko lahat dito. Yung mga coaches ko nag-champion ba, kinukuha ba ng coach sa PBL, sa PBA? Wala. Yung pinaka price lang talaga sa pagiging coach is naging kaibigan mo yung player mo at saka influence na nalagay mo sa kanila. Wala na talaga. So ngayon, kinausap ko rin yung mga nag-champion na coach doon, yung mga ka-friend ko. Kung ang basihan ng pagko-coach namin is yung player namin madala sa Manila, makalaro ng NCAA, UAAP, mag-PBA, sa haba-haba ng panahon, failure kami? Ganun ba yun? Hindi, di ba? Kung yan ang basihan natin ng basketball. Pero there's more than basketball. Ang liit lang ng basketball dito. Yun yung gamitin natin yung paglalaro para makaaral tayo ng mabuti. Yun yung gamitin natin paglalaro para makatrabaho tayo, makapunta tayo, makagraduate tayo, maka-abroad tayo. Pagkatapos, balik tayo dito, tulungan natin ulit yung community natin. And most especially, yun yung gagawin natin sa mga coaches na ma-influence natin yung mga bata na maging mabuting tao, hindi lang maging mabuting player. At saka sa higit sa lahat, mapalapit sila sa Diyos. Tsaka mapamahal sila sa mga magulang nila, kapitbahay nila. Kasi karamihan sa player, walang mother, father figure. Eh. Tayo, ang mga coaches. Eh. So there's more than basketball. Sobrang liit lang ang basketball. Ngayon, nakalimutan ko na nga, player ako eh. Hindi ko na nga alam kung ano na yung mga ano ko eh. Picture na lang. Pero yun. Yun yung mas malaking bagay sa basketball. Yun yung magandang opportunity para dito sa mga regional base na inter-barangay, lalo na yung mga out-of-school youth, lang malalo makukuha natin. Na ma-lesson natin yung mga, yung mapabuti natin yung tao, yung culture na tinuturo natin, mapasa naman nila yon. Tanong ko, Mike, sinong, kilala mo lolo mo? Kilala mo lolo mo, Mike? Pero yung lolo niya, di na natin kilala, no? Tinanong din ako ng tatay ko, kilala ko yung lolo. Pero yung tatay ng lolo ko, parang wala na. Hanggang dun lang. Malayo na. Malayo na. Malayo na masyado. Lolo lang. Yung tatay ng lolo, hindi na. Pero yung culture, yung mga tinuturo nila sa atin, napapasa yun. Kaya nga dito may mga lugar na ano eh, na ancestral domain. Di pwedeng galawin yung mga lupa na yun. Kasi yung culture na nakatira na yun, bawal silang galawin. Kasi ang tagal na ng culture na yun, yung taon na yun. Yun din sa atin, yung mga tinuturo natin sa bata, dadaan-dadaan sa libu-libong taon yun, tayo mabubuhay. 70, 80 lang naman tayo. Pero yung mga tinuturo natin sa bata, grabe yun. Kaya huwag natin baliwalain.
regarding sa mga bata. Grabe yon, powerful yon. Nasa Biblia yun. Pag ano yung tinuturo natin sa bata, grabe talaga yun. Grabe yung effect sa kanila. Yun lang. Kumbaga, you have to look at the bigger picture. Kumbaga, you have to look at the bigger picture, mga kaibigan. Hindi lang tayo, ang BPBL, oo, nagbibigay tayo ng opportunity basketball-wise. Pero yung makukuha natin outside of basketball, eh, mas madami tayong makukuha dyan. Ilan lang naman na mag-PBA, sa totoo lang. Diba? Maging realistic tayo dito. Ilan ang team sa PBA? 12. Diba? Ilan ang players na gusto mag-basketball? Ang importante dyan talaga yung experiences at saka yung lessons na makukuha mo, lalo na dyan sa mga elders ninyo, sa coaches ninyo. Diba? Pero ano natin, magkocongrats muna tayo kay Jobet Terrenal. Siya ang, ano, meron tayo padadala, papapadala natin siya ng t-shirt galing sa BPBL. Congratulations, Jobet. Tama ka dun. South Cotabato, ang lugar ni Coach Pitoy Umulon. Shoutout din kay Sean Misa, kay Rods. Kay Rods, Lakay, na coordinator naman ng Nueva Vizcaya. Hello din kay Oliver. Third D. Aquino, player mo din to, Coach. Ha? Ito yung mga kapatid ko. Third D. Aquino, player din ni Coach Ron. Hi, Third. Ron, di ba? Ron Escanio sa Sok. Ron Escanio naman sa Sok Sergeant. So, ayun nga. Lipat natin kay Coach Ron sandali bago tayo ano dito, bago tayo mag-wrap up, final questions tayo. Coach Ron, tama yung sinabi ni Coach Bitoy. Matanong lang kita, sa lahat ng nahawakan mong players sa tagal na lang nagko-coaching ka, iilan lang naman dun talaga ang umall the way naging pro, yeah. 'Di ba? Pero yung na-impart mo dun naman dun sa mga ilan naman ang bata na ngayon kami may edad na, pero maraming natutunan sa iyo. Kahit di kami natuloy sa PBA, meron ka pa ding naging ano, effect sa pagpapalaki sa amin. Tama yun, Mikey. Sa tagal ko na rin nag-coach for, actually, Coach Bitoy, 25 years na ako nagko-coach sa Ateneo. Para di sa alam mo rin. Sa 25 years na yun, ilan din ang umabot sa PBA. So, huwag mo nang bilangin, Mikey, kung ilang taon ganun. Bibilang kayo. Ano, yung iba umabot sa PBA, yung iba umabot hanggang PBL lang. Pero meron akong player ngayon na sana umabot sa NBA. Sana mag-NBA yung player ko, si Kai Soto. Pero mga hindi naman nag-PBA or whatsoever. May mga kanya-kanya silang trabaho. Lahat sila, may mga contacts pa rin kami. Nagpapatihan kami sa Facebook, nagme-message, oh, kamusta, balita, ganito. Lahat sila, nabalitaan nila itong batang Pilipino, eh sabi ko, siguro time din para hindi lang ako sa Ateneo makatulong ng mga kabataan sa Ateneo. Sa labas din. Sa labas din. Yun din ang ano ko. Kaya ako rin tinanggap yung BPBL. Yan ang ano. Yan ang advocacy nga ni Coach Ron na talaga mai-impart niya sa mga kabataan. Kaya agad-agad nung tinawagan niya si Coach Pitoy, agad si Coach Pitoy para matulungan din niya yung mga kabataan ng South Cotabato. Last question para sa mga gusto manalo ng exclusive BPBL shirts natin. Saan ang unang championship ni Kuya Bitoy sa PBA? Anong team siya naglalaro sa unang championship niya? Clue lang, coach niya si Coach Boyet. Kakampi niya si Kelly Williams. Tama ba, Kuya? Sabihan mo sa akin pag mali, ah. Kelly Williams, Ryan Reyes. Sino pa ba ang mga teammate mo noon, Kuya? Kiko Adriano. Ganun ba yun? Wala. Dennis Espino. Marlo Aquino. Dennis Espino. Joseph Yeo. Paolo Mendoza. Yan, UP. Ayan. Tama. Ay, unang sumagot na naman si Jobet Terrenal. Pero Jobet, papadalangan na namin ng t-shirt. Walang problema. Pero ang pangalawa, si Rods Ode Daran Lakay. Okay, papadala natin. Santa Lucia Realtors. Yan dyan, unang championship ni Kuya Bitoy sa PBA. 1-4, guys. At saka, ibang klase ang nadaanan ni Kuya Bitoy sa basketball niya. Pero, Kuya Bitoy, bago namin pakawalan, bago natin i-end tong kwentuhan natin, gusto ko lang malaman sa'yo, gano'ng kalaki sana yung nabigay sa'yo ng BPBL? Kunyari lang, pinanganak ka, may BPBL na. Gano'ng kalaking tulong yun sa karir mo sana, simula pa lang? Ano to, Mike?
Sorry. Kung may BPBL na, kunyari ikaw, nung bata ka, 12 years old ka, o 13, may BPBL na, gaano kalaking tulong sana to sa karir mo looking back kung kunyari inabot mo tong BPBL? Siguro, ano, ma-fast track yung, ano, fast track na? Yung, ano, yung process na napagaling ako doon. At saka siguro yung, ano, mas marami kami na taga rito na makalaro din doon sa time namin. At saka yung mga opportunity na wala doon sa iba, yung sa amin, na ano, mas marami. And siguro, mas, ano, mas marami ring mga bata na mas, ano, na involved sa sports. Kasi, di talaga, liga natin, kahit doon sa malayo, may piyesta, paliga, mga ganon, pupuntahan talaga eh. So, sa akin, parang yun lang yung, Tama ka doon. Tsaka, Coach, Kuya Bitoy, siguro kung may BPBL ng time mo, baka animang championship mo sa PBA. Kung may BPBL ng bata ka. Baka hanggang ngayon, naglalaro pa yan. Lang, no? Kasi nagtagal ako. pero tama yun. English ko sa ano, BPBL. Nag-stay na sa BPBL. Hindi, pero, ano, Kuya Bitoy, maganda yung binring up mo yun. Yung dali ng last na, ano, parting words ni Coach Ron sa atin this week. Guys, every Saturday tayo dito. Huwag niyo kakalimutan. Pero Coach Ron, maganda yung binring up ni Kuya Bitoy doon. Isa din yun sa mga gusto mong mangyari kaya pinuo mo itong BPBL. Malayo sa masasamang bagay yung mga kabataan yes. natin, Coach Ron. Yes, yes. Tama ka ba, Mikey? Anong mo doon? Advocacy na ano yun eh, ng BPBL eh. Lalo na sa mga out of school youth. Siyempre, pag out of school youth ka, nababarkadahan na, tapos nagkakaroon ka ng bisyo, either inom or droga, di ba? So gusto natin dito sa BPBL, eh, malayo ka doon sa mga yon. Kasi siyempre, pag naglaro ka na rito, mababawasan or baka itigil mo na yung pag-inom dahil yung disiplina mo sa sarili. Dahil bukas, may training, malalaman ni Coach, lasing ako, puyat ako, or 'di ba? Nako, yari 'yun, eh, 'di ba? Alam mo naman, coach, pag alam mo pag dating amoy chiko nako, umuwi ka na. Amoy chiko. 'Di ba? Or tiyak ka kasi. Tama. Pag coach talaga, alam mo na eh kasi yung bang alam mo kung gaano kabilis tumakbo, gaano kalakas tumalon. Pag puyat ka, ay hindi mo magagawa 'yon. Prone ka pa sa injury. So, nagagalit ang coach. Magagalit ka sa coach, bakit ka pinagalitan? Pero pag inisip mo, mali ako. So yung disiplina, yung character na bibuild mo pag nag-player ka talaga. So malaking bagay yon sa ano, sa mga kabataan. Oo. Kaya kita nyo naman mga kaibigan, sa isang oras na nagkwekwento. Oo. So nakita nyo naman mga nanonood ngayon, sa 31,000 na nanonood ngayon, kita nyo naman na sa isang oras lang na kwentuhan namin, ang dami natin natutunan, nalaman natin kung ano ang pwedeng maging epekto ng BPBL, lalo na sa mga kabataan. Alam niyo naman, ang kabataan ang pinaka, ano, yan ang future natin, obviously. So, malaking bagay na mag-guide natin sila. At meron tayong siguro, in the future, makikilala nila si Coach Ron, matuturuan nila ni Coach Ron sila ng mga natutunan din ni Coach Ron growing up, especially 25 years na nga nagko-coach ng mga ganitong edad. Si Coach Ron, si Kuya Bitoy naman, alam naman natin kung ano nagawa niya as a basketball player. Ngayon naman, gumagawa siya ng pangalan as a coach dito sa larangan ng basketball. Diba? At kitang-kita natin lahat ng advocacy. Very, very excited tayo dito sa BPBL. At huwag niyong kalimutan guys, ha? Hanggat habang wala pang basketball, alam naman natin yung sitwasyon natin ngayon with the pandemic, every Saturday tayo dito sa Facebook Live. Dito tayo makikipagkwentuhan tayo kay Commissioner Ron Camara. And of course, meron tayong mga special guests. Pero, Kuya Bitoy, sobrang salamat sa oras mo. Ang laking bagay para sa lahat ng nanonood ngayon na unang-una makita ka, makumusta ka. At syempre, makakwentuhan mo na din kami ng mga, ano, kung paano ka umabot at sa dami ng championship mo sa PBA. Eh, ikaw, isa ka sa mga nakalusot dun sa walang exposure, pero nahanapan mo ng paraan umabot dun. Thank you, Mike. Ha? Thank you sa invita dito, Coach Ron. Ah, pwede bumati, Mike? Batiin ko yung asawa ko. Batiin mo lahat. Yung asawa ko, baka, alam mo na, di ba?
Tsaka yung mga kasama ko dito sa office, si Josh, sino man dyan? Rona, Ilona, Mariel. Baka kasi ito yung kasama ko araw-araw dito eh. So, yun lang. Thank you. Oh. Oh, mag ano din tayo, batiin din natin si Lucky, Caudilia, ng Team Tembo, Totoy, Josh Corpus, Rods, Jobet, Aldrin, Coach PJ, nanonood ulit. Coach PJ, maganda talaga signal dito sa Batangas. Yan mo naman dito. Si Coach PJ. Coach PJ, nanonood ulit eh. De, pero, yun nga, sobrang salamat talaga, Kuya Bitoy, sa oras mo. Coach Ron, ikaw din, anong parting words ko para sa lahat ng nanonood ngayon? Si Ferdinand din, nag-hi, Coach, Coach Ron. Oh, hi kay Ferdinand, kay Aldrin. Sa lahat, una, sa mga coaches, coordinators na sumusuporta at nanonood sa BPBL, maraming salamat. Tapos, siyempre, especially sa guest natin kay Coach Bitoy Umulon. Actually, Mikey, isang tumawag lang ako eh. Tapos, nag-miss call. Siguro hindi nasagot ni Coach Bitoy. Ilang minuto lang, sumagot siya agad. Sabi niya, Coach, ano yun? Sabi ko, isang sabi ko, Coach, baka pwede ba kita ano, maging guest sa BPBL live, Facebook live. So, Coach Bitoy, maraming salamat. Tapos na kami yung BPBL. Salamat din dahil si Coach Bitoy, siya ang regional coordinator natin sa Region 12, Sok Sargen. So maraming mga provincial na hahawakan ni Coach Bitoy. Sa mga, actually, hindi lang kabataan ang binibigyan natin ng opportunity dito eh. Pati yung mga coaches natin. Ng, kasi, siyempre, may kabataan, may player, pero kailangan nila ng coach. So pati yung mga coaches na maglalaro, ay magiging coach ng Region 12, maraming salamat. Ngayon pa lang, alam ko, todo suporta sa BPBL. Coach Bitoy, sana pag natapos yung pandemic, nagsabi naman kami na pupunta ako mismo para ma-meet ko kayong lahat, para masabi nyo, ay, totoo talaga ito si BPBL. Kasi talaga yun ang ginagawa ko, pinupuntahan ko lahat ng coordinators para masabi nila na hindi biro yung BPBL. Tapos sa lahat ng staff ng Region 12, magkikita po tayo. See you soon. Thank you, Coach Ron. Oh, exciting times ahead. Exciting times ahead for the BPBL. Sa lahat ng mga nanonood, salamat na binigyan nyo kami ng oras ngayon sa inyong Saturday night. Don't forget, every Saturday nandito kami. Magkakaroon ulit kami ng mga special guests and of course, mga kwentuhan natin regarding sa BPBL. At talagang excited tayong lahat makapag-basketball. Pero sa ngayon, magkwekwentuhan muna tayo. Of course, sa lahat ng bumubuo ng BPBL, si Madam Bebang na talagang hindi magiging posible itong Facebook Live natin kung wala siya. And of course, again, kay Kuya Bitoy, kay Coach Ron, sa lahat ng nanonood ngayon, hopefully, maging blessed ang inyong mga weekends. Nagsisimula pa lang, hopefully, ano, stay safe kayong lahat, lalo na sa ngayong pandemic. If you can stay at home as much as you can, please do. Alam naman natin kung ano nagiging sitwasyon ngayon. Again, Kuya Bitoy, salamat talaga sa oras mo, Kuya. Ha? Hopefully, makita tayo soon. Salamat. Coach Ron, ingat ka, Coach Ron. Salamat sa inyong lahat, BPBL community. Magkikita-kita ulit tayo next week, Saturday, 6 p.m. Watch out na lang sa Facebook page natin kung sino magiging special guest natin for next week. Okay? Salamat sa inyong lahat. Ang pangalawang Facebook Live ng BPBL. The name is Mike Reyes. Mag-ingat-ingat po tayong lahat at mag-enjoy po tayo sa ating mga weekend. Stay blessed po mga kaibigan. Salamat Coach Ron and Coach Bitoy. Ingat po kayo. Salamat. Thank you. Thank you.